So, ito na po yung tutorial natin. Paano mag-pass? Picture, video, or documents. Dito sa ating class, sample to. So, sundan nyo ako. So, una muna, pag ganitong icon, nakikita nyo yung icon na to. Ibig sabihin yan. Assignment yan. Yan yung ginawa ng teacher. So, sabi dito, Reynald posted assignment picture. So, dito, bubuksan nyo to. Pwede nyo rin puntahan sa classwork para ma-check ninyo kung ano po yung mga pinapagawa sa inyo ng inyong mga guru o sensei. So, click nyo lang yung classwork. So, ito yung writing ninyo under sa topic ng writing. So, ito po yung picture. Kiklik nyo lang. Then, view assignment. Dapat ang inyong click. View assignment. After nyo ma-view ang assignment, syempre babasahin nyo kung ano ang pinapagawa sa inyo. Take a picture. So, sabi dito, write a vowel of A, hiragana. Then, take a picture. So, pag habang nagsusulat kayo, pipicturean nyo raw. Syempre, pagkatapos nyo na magsulat. Syempre, ang sabi dito, take a picture of it, then SS, screenshot lang daw ang inyong ipapadala. Then send here. So, dito daw nyo ipapasa. So, kung nasan yung assignment, dun lang din kayo magpapasa ng inyong mga assignment. Syempre, dito sa kaliwa, no, dito nyo po makikita kung saan kayo magpapasa. No, pipindot din nyo lang po yung add or create. Ito, computer mode to ha, computer mode. So, pupunta ako sa aking, kung nasaan nakalagay ang aking picture. Ang akin, nasa file. So, hahanapin ko lang sa aking computer kung nasaan yung picture. So, syempre, i-click ko lang yung browse. Ayan. Ayan, ina-upload na. Kung ganun lang kadali. Then, itong hand-in, kapag pinindot nyo na ito, ibig sabihin, isi-send nyo na yung picture sa inyong guro or sa inyong sensei. Then lang, click. Then, magko-confirm sila kung ipapadala mo na talaga. So, ito na. One attachment will be submitted for the assignment of 101 picture. So, ito yon. JDC kasi Juan de la Cruz. Siyempre, kailangan yung pangalanan yung picture ninyo. Then, hand in. So, ito na yung picture ko. No? So, ibig sabihin, tapos na yan. Then, back ka na lang ulit. So, dun sa classwork, kapag ganyan na ang kulay, ibig sabihin, ito, makikita nyo, handed in. Ibig sabihin, nakapagpasa ka na ng inyong picture. Next naman, yan, iba na ang kulay dito kaysa ito. Ibig sabihin, tapos yun na ito. Ito naman, video. So, ang video po, kailangan, sabi dito, siyempre, babasa, click natin ulit ng view assignment. Then, take a video while writing hiragana vowel. Then, send the link. Sabi dito, link. Kasi, here. I need only the link of the video. Good luck. So, syempre, dito pa rin tayo. Add and create. Add or create. Add. Then, syempre, click nyo yung link. Syempre, bago nyo i-send yung link, titingnan nyo muna inyong YouTube channel. Channel ninyo, syempre. Then, pupunta kayo dito sa inyong Your Videos. Then, dito, na-upload nyo na. So, meron din tayong tutorial nito kung paano kayo mag-upload ng inyong mga video dito sa kung paano kayo mag-upload ng video dito sa YouTube. So, dito, i-click nyo lang. Then dito sa inyong kanan, makikita niyo yung video link, no? And title niyo. Ito lang ang ipindidin niyo. Copy video link. Yan. Dito,
balik ulit kayo pag nabuksan nyo na. Then, link. Then, paste. Add link. Ayun. Nandun na yung video ninyo. Ganun lang. No? Ganun lang kadali. Then, hunt in. Siyempre, kailangan nyo ipasa. Hunt in. Hand in. So, balik ulit tayo doon para ma-check natin. Classwork. Iba na ang kulay niya. So, ibig sabihin, naka-hand in na kayo sa inyong video. No. Documents naman. Then, view assignment. Okay. So, dito, may naka-ready na silang my Google Docs. In this task, form a simple sentence using the Google document. Use sentence pattern N1, WA, and 2S. Yung task ninyo, using this sentence pattern, create one sentence. Sala. Then send it here. Good luck. So, dito kayo ulit sa add, create. Then, dito kayo pumunta sa create new docs. Creating na siya. Then, click nyo lang, open nyo lang yung docs ninyo. Huwag nyo munang i-hand in. Then, magbubuka siya. So, ito na yung inyong pangalan. Then, yung assignment, pangalan, no, title ng assignment. So, ang akin kasi, ginawa ko na sa Word. So, ito, ika-copy-paste ko na lang. Then, pupunta lang sa iyong dito, then dito mo i-paste. Ayan. Automatic save na yan. Automatic save. So, wala na po kayong gagawin. Pag na-paste nyo, pag nagawa ninyo, automatic na yan. So, ang gagawin nyo na lang is pipindutin yung turn in dito. Ayan. Turn in. No. Yung turn in, click nyo lang. So, dito, tatanungin po kayo ulit. I-hand in nyo na ba? No? I-hand in nyo na ba? So, click nyo lang yung hand in. So, okay na. Nakalagay na dyan. Handed in. So, dito, check natin kung nandun na yung sined natin. So, balik ulit tayo sa classwork. So, ayan. Iba na ang kulay niya. So, makikita niya dito sa documents. Nakalagay dyan, hand in. Hand in. So, okay na. So, ayan po ating tutorial. Kung paano mag-send ng documents, video, and picture. Maraming salamat po. Magandang araw sa lahat.